Yo, what's up mga katropa, mga ludes, mga ludi, kamusta kayo at welcome back na naman sa aking channel. Ang channel na kung saan ay pwede kang matutong mag-wiring. Okay, sa tutorial na ito mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng primary type na CDI o primary type na motor. Step by step, ituturo ko sa inyo kung paano ang proper na pag-check gamit ang tester para maiwasan natin na bumili ng piyesa na hindi naman yun ang sira sa ating motor. Okay? Kung baguhan ka lang sa pagwa-wiring, basic wiring lang to mga katropa, pero dapat mong malaman para sa ganon masatisfied ang inyong mga customer o magawa mo na maayos ang iyong motor na hindi dumudubli ang iyong gastos. Okay mga katropa, sana may matutunan kayo at simulan na nating alamin kung anong sira ng motor na to. Okay? Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwa-wiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, nakatapos ko lang manangalian. Pagbalik ko sa shop, nakita ko na yung motor dito na hinatak na ng customer kasi walang kuryente. Okay, so ituturo ko na rin sa inyo kung paano ko chine-check ang isang motor na walang kuryente. Meron akong tutorial dyan tungkol sa battery operated. Sa ngayon, tungkol naman sa mga motor na primary type. Applicable tong tutorial na ito mga katropa para sa motor na primary type. Lahat ng motor na primary type, pwede nyo itong gawing basihan itong tutorial na ito. Okay, so tignan muna natin talaga kung wala siyang kuryente. Tinanggal ko yung spark plug cap niya. At i-on natin yung susian. Check muna natin, i-verify muna natin kung walang kuryente. Ayan. Itutok ko para makita nyo na wala nalabas na kuryente. Ayan, papatajak natin. Okay. So, wala siyang kuryente mga katropa. Yan ang ituturo ko sa inyo o ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako mag-check ng sirang motor na walang kuryente. Hindi agad ako nagpapalit ng piyesa. Meron akong paraan dyan kung paano i-check yung motor na walang kuryente. So una, tanggalin muna natin itong upuan kasi andyan yung CDI ng CT100. Pero pwede nyo gawin to sa ibang motor mga katropa, walang problema. Pag na-check na natin sa upuan at good naman yung mga wiring, tanggalin natin itong crankcase. Pero mamaya na natin tatanggalin itong cover ng crankcase. Okay? So, ito yung kanyang CDI, mga katropa. Original pa yung CDI. Ano ba ang problema niya dito? CDI ba? O yung stator niya? O wiring? Yan ang ituro ko sa inyo, mga katropa. So, unang-una, tanggalin muna natin yung mga socket. Kasi i-check muna natin yung kanyang wiring. Kung good ba yung kanyang wiring. Okay? Yung mismong socket ang i-check natin. Yan. Yung socket ng CT100, mga katropa, parehas lang yan sa ibang primary ng XRM Wave 100. Parehas lang sila. Salpakan lang yung CDI. Sasalpak nyo lang yan, parehas lang. Okay? So, ituturo ko sa inyo mga katropa kung para saan yung pwesto ng bawat kulay ng wire. Itong white na mayroong lining na red, ayan yung ating pulser. Ayan. Ayan yung pulser. White na mayroong lining na red. Makikita nyo sa screen nyo kung saan pwesto ng mga wire. Tapos ito yung black na mayroong lining na yellow, ayan naman yung ating ground. Next natin, yung black na mayroong lining na white, ayan yung kill switch. Tapos yung solid red natin, pag badya, ito yung ating primary. Pero pag hindi badya, red na mayroong lining na, ay black na mayroong lining na red yung ating primary. Okay, black na mayroong lining na red. Tapos itong solid black ng badya, yung solid black natin, ayan yung ignition coil. Okay, ayan yung i-check natin mga katropa. Gamit ang test light mga katropa, i-positive natin yung test light natin kasi aalamin natin kung may connection yung ignition coil tsaka may connection yung ground natin. Dapat may connection yung dalawang yon. So, gamit ang test light, i-positive, ilagay nyo yung clip nyo sa positive
Tapos alamin natin kung may ground na pumapasok. So, unahin natin yung ground. So, good siya. May ground siya. Nakita nyo? Doon sa block na mayroong lining na yellow, ayan, tinusok natin ng tester, dapat umilaw siya. Pag hindi siya umilaw, mga katropa, dapat kumuha kayo ng ibang ground, mag-body ground kayo, at ilagay nyo sa CDI. Kung hindi siya umilaw, dapat umilaw siya. So, good yung ating ground. Next natin iti-tester, mga katropa, itong ignition coil niya. Makikita nyo sa picture kung nasaan yung pwesto ng ignition coil. Kung ibang brand ng motor ang gamit nyo, check natin siya. So, wala kasing tagahawak ng camera, mga katropa, kaya medyo nagigipit ako. So, ayun, mga katropa, pag hindi umilaw yung ground, so, humanap kayo ng ground sa ibang wire, itap nyo doon, dapat magkaroon kayo ng ground. Next natin, yung ignition coil, dapat umilaw din siya. Okay, good tayo. Yan, pag hindi umilaw yung ignition coil, punta kayo dun sa ignition coil, check nyo, baka nag-loose, o kung hindi naman nag-loose, malamang sira na ignition coil nyo. Pero sa ngayon, umilaw yung ignition coil natin, good, walang problema yung ignition coil. Yung ground natin, balik uli, good, so, okay, so good yung ignition coil, good yung ground. Pag hindi umilaw yung dalawang yan, punta nyo yung ignition coil, o mag-jumper lang kayo papunta ng ignition coil, papuntang sagat ng CDI. Kung hindi umilaw yung ground, punta kayo sa body ground at i-jumper nyo na lang sa ground. Pero sa ngayon, good yung ating ignition coil, good yung CDI. Next natin yung kill switch, patayin nyo muna yung susi. Dapat umilaw siya dun sa black na mayroong lining na white. Dapat umilaw siya. Okay, good siya. Ibig sabihin, pag nakapatay yung susi, papasukan ng ground yung kill switch. Pero dapat, pag binuksan mo yung susi, yan, bubuksan natin yung susi, naka-on siya, dapat hindi iilaw yung ating tester. Okay, check natin. Kasi pag umilaw yung tester at nakabukas yung susi, ibig sabihin, may problema na yung susian, kaya walang kuryente yung CDI. Yan, good siya. Good yung susian natin. So, pag nakapatay yung susi, iilaw yung kill switch, yung black na mayroong lining na white. Pero pag binuksan mo yung susi, dapat hindi siya umilaw. So, good yung ating mga wiring. Yung pulser natin, mga katropa, pag primary type, napakabihirang masira yan, kaya huwag tayong mag-relay sa pulser. Okay, next natin yung primary naman, itong solid na red, yung primary coil. Pero bago natin i-check yung primary coil, mga katropa, buksan muna natin to kasi dyan natin iti-tester yung primary coil natin. Okay, buksan muna natin yan. So, ayan. Binuksan na natin yung cover ng stator. Tapos, ang isa pang step na gagawin natin para ma-verify natin kung good yung primary natin. Kasi yung primary natin, hindi natin matitester gamit ng test light. Ima-manual tester natin yung primary natin. Okay, itong primary coil, ayan, lalagyan natin yan ng wire na aabot hanggang doon sa magneto. Ayan, lagyan natin ng wire yan na medyo mahaba na aabot hanggang magneto. Okay? So, ito na. Itap nyo lang, mga katropa, kahit huwag nyo nang silyaduhan ng electrical tape kasi iti-tester lang natin yung primary coil niya kung may lumalabas na kuryente. Okay? Tapos sa dulo ng wire na nilagay natin, gawin nyo to parang brush type, yung para siyang ano ng brush, yung lapad niya, yan. Kasi, papatadyakan natin sa customer yung motor, tapos, i-kikis-kis natin tong wire na dinugtong natin doon sa primary. Dapat magkaroon siya ng kuryente o mag-spark siya. Okay? So, ayun yung gagawin natin. Kaya, nagdugtong tayo ng wire doon sa primary coil ng ano, ng CDI. Okay? So, itesting natin, mga katropa. Dapat may lumabas siya na kuryente. Yan. So, makikita nyo, walang nag-spark. Maski maliit lang, wala. Wala nag-spark. So, dalawang ibig sabihin yan, sira yung primary niya, sira yung primary, o i-check nyo yung daluyan ng wire ng primary from stator hanggang sakit ng CDI kung mayroon siyang kuryente. Pero sa ngayon, sira yung primary niya, ito, sira itong primary niya. Sa ngayon, papalitan natin siya. Okay? So may problema na yung kanyang primary. Papalitan natin siya ng primary coil ng Honda Dream. Okay, kasi walang makuha dito na pangbadya. So, ipapalit na lang natin ay Honda Dream na primary coil.
Yan. Ganon mag-testing ng primary coil ng primary depth ng motor. So, ganon yung siya iti-testing, mga katropa. Hindi yung pag walang kuryente, magpapalit agad kayo ng CDI o magpapalit agad ng ignition coil. Yun ang ginagawa ng iba eh. So, kailangan iti-testing mo muna kung ano yung sira. So, ayan na yung ating primary coil ng Honda Dream. Yung isa, wala tayong tornilyo, mga katropa, kasi sablay yung butas ng Honda Dream. Pero, okay lang yan. Hindi yan masisira o hindi yan maglulus. Higpitan nyo lang mabuti. Okay na yun. Good na yun. Okay? Tapos, ititesting na natin ito kung meron nang lalabas na current na mag-spark dito. Okay? So, naibalik na natin yung ating magneto, mga katropa. So, ititesting natin uli kung meron nang mag-spark dito sa dinugtong nating wire papuntang CDI. Okay? So, titesting natin, patajak natin. Okay. So, nakikita nyo, mga katropa, meron na siyang nag-spark na siya. Ayan. Dapat ganyan ang good na primary. Dapat pag inano mo sa body ground o sa magneto, mag-spark siya. Pero kadalasan sa body ground ko siya kinikis-kis, mga katropa. Pero sa ngayon, para mas malinaw, makita nyo mabuti, mas malakas kasi sa magneto kasi umiikot yung magneto eh. So, yan. So, ganun. Good na yung ating primary. Tanggalin natin itong wear na dinugtong natin. Tapos, ilagay na natin yung CDI. I-check natin ngayon kung mayroon ng kuryente. Ito. Ilagay muna natin itong kanyang CDI. Ayan. Okay. Ayan. So, hindi natin nahuhulaan kung ano yung problema. Kung hindi natin, yung iba kasi, nagpahit ng ignition coil na eh. Sa, magkano yung ignition coil? Mahal din, di ba? Sayang. Check natin, mga katropa, kung may kuryente na. Ayan. So, nakikita nyo, mga katropa, mayroon na siyang kuryente, malakas na. Pero itong spark plug ng customer, i-adjust ko kasi dinigit nila masyado, gawa nung malit na yung kuryente, dinigit nila masyado yung gap ng spark plug. So, i-adjust ko muna para umandar. So, okay, mga katropa, na-i-adjust ko na yung gap ng spark plug kasi dinigit nila masyado. Tapos, papaandarin na natin, mga katropa, okay? So, paandarin muna natin. So, ayan mga katropa, one kick lang, hindi mahirap paanda rin. Kung alam nyo yung dapat gawin, satisfied yung customer, at hindi na maabala rin yung customer, alam nyo naman kung nakamura yung customer, at alam nyo yung ginagawa nyo, babalik-balikan tayo ng customer. Okay, sana may matutunan kayo mga katropa, ingat sa pagwa-wiring. God bless sa inyong lahat. Basic wiring lang to, pero dapat nyong malaman sa pang-araw-araw na trabaho o doon sa personal yung motor. Okay? So, magkakabit muna ako ng busina ng NMAX, mga katropa. Ingat. Bye-bye.